Good day, everyone. My name is Shirley Mendoza, and I'll be reporting the basic duties and responsibilities of office professional. Today, we will discuss the administrative duties, communication, records management, word processing, reprographics, computing, accounting, and data processing. For the administrative duties, the office professional applies his or her skills to arrange meetings and conferences, prepare businesses, itineraries, or coordinate travel arrangement, attend to visitors, make and keep appointments, order supplies, and supervise staffs. So, yung mga nabanggit po natin ay ito po daw yung mga duties and responsibilities ng isang office professional na talaga namang kinakailangan para maka-accomplish ng isang work. Kasama na nga rin po dito yung paggawa ng mga business itineraries. Siyempre, pag sinabing itineraries, nakalist po doon kung ano yung mga gagawin per hour or kung ano po yung schedule for the day or scheduled meeting for the day. And also, kung may mga appointment sa travel or sa labas ng outside ng kanilang vicinity, ayun po, kailangan po ng coordination ng travel arrangements. And yun po. For the next topic, we will be discussing the communication. A large portion of the office professional's task centers around assisting the executive in communication. He or she should be able to handle incoming and outgoing mails, use the telephone, transmit facsimiles and other forms of telecommunications, and use shipping service. So for the communication, alam naman po natin na ang pinaka-importante talaga sa lahat ay pagkakaroon ng isang malinaw na komunikasyon sa bawat isa. Bakit? To avoid yung, para po ma-prevent natin yung misunderstanding, yung miscommunication. So, it is very important to take note of all the details na kailangan gawin. So, pati rin po yung communication to other people or to other department, kailangan din pong nanonote yon. The next topic is the records management. This includes knowledge of the various filing systems, filing supplies and equipment. This covers records management, procedures, and organization and control of the filing system. Sa record management naman po, dito naman po ginagawa yung pag-filing ng mga documents. Siyempre, kahit pasabihin natin na tayo po ay nag-evolve na ngayon sa modern technology, hindi pa rin naman po natin may iwasan ang paggamit ng pen and paper. So, yung mga pen and paper na mga files, we should really keep it in order. Makakatulong po dito yung pagsusort ng alphabetical or kung by numbering para mas madali makita yung files. For the next lesson, this is all about word processing. In the business world today, there is rapid and continuous flow of information which are produced and transmitted through written communication. The office professional is expected to be skilled in communication. The office professional is expected to be skilled in keyboarding letters, reports, and other business documents. Proofreading and editing are added skill requirements. Accurate transcription from dictated materials are called for most of the time. So, for the word processing naman po, syempre po, kinakailangan po nating sumabay naman sa modern technology. Nandyan po yung kailangan, mabilis po na tayo mag-type, mabilis tayo mag-encode para lahat po ng details ma-inote po natin agad and yung communication, ano po natin, mas mapabilis. So, syempre po, added skills na rin po yung pag-proofread ng sariling gawa and yung pagkakaroon po ng magandang idea tungkol dun sa letter na kinocompose or ginagawa ng isang office professional. For the next
lesson, we have reprographics. This is the process of making copies of correspondence, reports, and other documents. It refers to any piece of mechanical or electrical equipment that produces multiple copies of an original document. The office professional should be able to use copying and duplicating processes and determine the type best suited for each reproduction. Sa reprographics po, dito naman po natin pinapasok yung mga, kumbaga, pinag-uusapan po dito yung mga machineries, mga machines po na ginagamit sa pag-produce ng madamihang copies. So, yan po yung mga Xerox machine, yung talagang, pagka po kasi malalaki talaga yung mga Xerox machine, ibig sabihin po talagang mas okay po siya gamitin for producing a lot of copies. Kasi ibig sabihin po nun, mas kaya po nung machine po na yun na mag-produce pa ng madami. So, yun po. And lastly, computing, accounting, and data processing. Data processing is organizing, storing, and retrieving numerical data with the use of computer software. Such data may include orders, purchases, accounts payable, sales, accounts receivable, or inventory. All office professionals, of course, should have working knowledge or basic computation and accounting to handle simple tasks like handling petty cash, checking accounts, and keeping accounting records. So, dito naman po, ang gumagana naman po ditong skills natin ay yung sa mga pagkakaroon po yung pagiging mas malinaw po natin sa mga numerical data. So, how can we handle small things po to compute na yung mga petty cash, yung checking accounts, and yung iba pa pong accounting records. So, kailangan din po natin maging skilled na worker about sa mga data po. Kasi importante po talaga sa business ang mga numero. Alam naman po natin yan. But through the help na rin po naman ng technology, matutulungan naman po tayo na mas mapadali tayo ng pagko-compute like Excel. So we can input yung formulas para po mapadali yung ating pagko-compute. Nandyan din naman po yung mga calculator. Yun po. So, nakakatulong din po yun. So, there's a saying that no organization worth the name can exist without efficient office. So, gusto kong ipaliwanag dito is that hindi po magkakaroon ng magandang flow ang isang organization kung hindi naman po talaga nagkakaintindihan, kung wala yung communication, kung wala yung mga filing of documents na maayos, kung wala pong sistema ang isang organization, hindi po talaga magiging efficient at hindi naman po talaga magiging successful ang isang office or isang organization nga po. So, yun na po, and thank you very much for listening.